Hey crystals, and welcome back to my channel. So for today's video is I will be sharing with you what I got last April 4 and April 15, which is their 4-4 sale and payday sale. So if you want to know what I got, please continue watching. So mga sis, I will be sharing with you randomly kung ano yung mga nakuha ko sa Shopee, and I think more on aesthetic feels itong mga to, kasi nga bala ko talaga mag-decorate ng room. Yun nga lang is wala pa akong chance na ma-redecorate kasi nga hindi pa naayos yung kabilang room. So now is kinokonti-konti ko muna yung mga iba't ibang mga anik-anik na pwedeng i-display just in case na maayos na yung kabilang kwarto. So mga sis, una kong ipapakita sa inyo is yung nabili kong tatlong sticker wallpaper. So as you can see, yung isa is plain white, and then yung dalawa is merong silver lining. And isipan ko rin kasi na magkaroon na kahit papano ng kahit konting or minimal na design para sa wall sana, or maybe sa table, or it depends kung saan ko siya ilalagay. And bala ko din kasi, ewan ko kung nabanggit ko na sa vlog ko, yung mirror namin or yung aking vanity, bala kong lagyan din ito para pure white lang siya. So ito yung itsura niya, and ganito siya kakapal mga sis, ayan. So mga sis, yung plain white sticker wallpaper is cost 125 pesos, and then yung merong silver lining is 123 pesos, if I'm not mistaken. Yeah, 123. So medyo mas mura ng 2 pesos yung merong silver lining compare kay pure white. And mga sis, ipapakita ko din sa inyo once na kinabit ko na siya or nag-redecorate na ako ng room. So that will be soon. Anyways mga sis, singit ko lang tong nabili ko from Lanbenya, yata ang basa dito. Ayan siya mga sis. And ito lang yung parang skincare, which is the Lanbenya TCM Scar and Acne Mark Removal Gel Ointment. So ito yung itsura niya mga sis. Twice ko pa lang siya nagagamit, and hindi ko pa makita yung difference sa aking face. Although gumagamit na kasi ako ng ointment or ng powder mud ng Oxycure, and hindi ko pa makita kung ano yung effect niya sa akin. So it's a gel type yung consistency niya. So ayan siya mga sis. Clear lang siya mga sis. Ayan, medyo runny din siya. And wala siyang sticky feeling at all. Ayan siya mga sis. So mabilis din siya ma-absorb ng skin nyo, kaya hindi siya tacky or hindi siya malagkit sa feeling. And then the other one naman is the Vitamin C Hydrogel Eye Patches. So ito yung itsura niya mga sis. Maglalagay na lang ako ng video or ng picture somewhere dito sa screen kung ano yung mismong itsura niya, dahil nasa rep namin yung ganito ko, dahil para pagka nilagay ko siya sa under eyes ko is malamig siya at talaga nga namang soothing. By the way mga sis, ito yung itsura niya, ayan. So ito yung mga possible na pwede nyong ilagay yung patches, ayan. So ako, ito lang yung ginagawa ko, as in sa under eyes ko lang siya nilalagay for 15 minutes, and yun yung sabi dito. So don't worry mga sis, lahat ng mababanggit ko dito sa video is I will be linking sa description box para kung gusto nyo mag-order, just click the link below. So mga sis, next item is this vanity mirror light. So ito yung itsura niya mga sis. Ang alam ko dito is LED siya, so hindi siya malakas sa kuryente, and hindi siya mainit sa mukha kapag kagagamitin nyo. Ipapakita ko siya sa inyo mga sis, ito yung itsura niya. Kasi actually, na-open ko na ito mga sis. So, once you open the box, meron lang ganito. Hindi ko alam kung anong tawag dito. And then, of course, instruction for the installation. Ayan. And we have the adhesive sticker. And mga sis, andito na yung 10 pieces ng bulb. And USB type siya mga sis. So, ipapakita ko siya sa inyo para malaman nyo kung ano yung itsura niya. So mga sis, since malayo ako sa socket, gagamit na lang ako ng power bank. So, meron lang siyang button dito. Actually, soft touch lang siya. As in, parang touch lang siyang ganyan. Hindi siya yung pinipindot. So mga sis, explain ko lang sa inyo kung paano siya i-open. So, meron lang siya dito parang button, or yung button niya mismo. So, first stop is mag-open na yung mismo yung mga bulbs. Ayan, mga sis. And for another top is mag-off na siya. So, mga sis, if gusto nyo siyang i-dim, long press lang kayo sa button. Ayan. And mag-dim na siya. Ayan. And kung gusto nyo naman siyang lakasan, again, one long press. And, voila!
So mga sis, for the price of this vanity mirror lights, I got it for only 359 pesos, and again, ilalagay ko sa description box yung link if kung gusto nyo mag-order din ito. So next purchase mga sis is, as you can see sa aking likod, which is yung ginagawa kong background. And ito yung aking new curtain, which is the ring curtains. And I got it for Hola Official PH. And it cost 180 pesos per piece. And yung haba niya mga sis is 6 feet. So sobrang haba niya. And perfect na perfect siya dito sa kwarto. Sobrang naging aesthetic and then minimalist and aesthetic. So as you can see mga sis, naka-ring na siyang ganyan. So if kung gusto niyo siyang buksan, ihahawi nyo lang siya ng ganyan mga sis. Ayan. Asa na ba ako? So ayan mga sis, binili ko siya dahil dito sa kwarto ko ngayon wala ko masyadong pwedeng mapag-filman dahil yung mga background dito is hindi masyadong magaganda. So why not nagawin kong background muna itong aking curtains para naman mas magmukha tayong aesthetic. So yun mga sis, binili ko siya para din dito sa aking kwarto or dito sa aming kwarto dahil nga gusto ko talaga ma-achieve yung minimalist aesthetic na kwarto, pero yun nga lang hindi ko pa talaga siya ma-redecorate and gusto ko na talaga mag-decorate ng kwarto pero I don't have time and wala pa talaga akong chance. And hindi naman kami pwede basta-basta magpintura or basta-basta mag-ayos nito nang hindi nasasabi sa may-ari ng bahay. So, ayun. So, mga sis, for my next purchase, for sure, magiging familiar kayo dito sa ipapakita ko. So, this one is the Nordic Digital Alarm Clock. So, very aesthetic lang yung feels niya. And ipapakita ko siya sa inyo kung paano siya nag-work. And ang dami ko rin mga nakikitang nagre-redecorate ng kanilang room into aesthetic. And ganito yung mga clock nila. So, ito yung itsura niya, mga sis. Ayan. So, hindi ko pa siya na-set. And, ano ba? Naka 12 o'clock pa siya and hindi nyo lang makita. So, anyways, mga sis, mag-insert ako ng picture nito kapag kayong medyo madilim para mas ma-feel nyo or mas ma-imagine nyo yung itsura nito. So, mga sis, hindi ko na alam kung ilang beses ko nasasabi yung aesthetic dito sa video na to kasi, girl, ang aesthetic, sobrang ganda. And nakaka-minimalist lang siya. Ang sarap niya sa mata. So, ito siya mga sis. And I got it for only 338 pesos. And lahat pala nitong mga binili ko is gumagamit ako ng Shopee Pay. And of course, I use my Shopee Coins para mas malas siya doon sa mismong babayaran nyo. Next thing that I got mga sis is sa iisang shop lang, which is yung Albi_298. So, first thing that I bought is the transparent na double-sided tape. Ito yung kanyang itsura, mga sis. And ang maganda sa kanya, kahit idikit nyo siya sa wall or meron kayong gustong idikit sa wall or kung anong gusto nyong idikit, is okay na okay to kasi nga clear lang siya or transparent siya. And I got it for only 20 pesos. Kaya dalawa na yung binili ko. And then, next thing that I got sa same shop is itong mga hooks. And of course, I got the color pink para naman may color din or may touch ng color yung aking kwarto. Para hindi lang siya pure white, but more on mga pastel yung kinukuha ko. So, ito yung itsura niya mga sis. Ayan. And meron lang siyang free na adhesive na sa likod. Mga sis, I got 5 pieces and this one cost 5 pesos each. So, sobrang mura lang niya for a hook. Plastic lang siya, pero hindi naman siya, alam niyo yun, yung matibay naman siya. So, ito yung itsura niya mga sis. Super cutie lang niya, kaya binili ko din siya. And then, next thing that I got, same shop pa rin mga sis, is this one. And hindi po to necklace or whatsoever. This one is the magnetic curtain tie box. And tie box ba? Yeah, tie box. So, ganito siya mga sis. So, ganun siya mga sis, kung ayaw nyong iusog or i-slide yung curtains nyo, pwede nyo siyang gamitan nito para naman mas maganda siya tingnan. And this one kasing curtains na to, especially the ring curtains, hindi nyo na siya kailangang ibuhol. Just use this one or gusto nyo is igilid nyo lang siya sa side. Igilid sa side? Or ipunta nyo lang siya sa side para mas maganda pa rin tingnan yung kwarto and hindi siya malukot tingnan. So, bumili lang ako nitong silver white. Yan, silver kasi dito and then white yung sa kanyang magnetic. And I got it for only 17 pesos each. So, bumili na ako ng 4 na piraso. Ayan.
siya makasama. Mga sis, next thing that I've got is I got a mirror. Ayan mga sis, kung nakikita niyo yung sarili niyo, is ayan. So I got a mirror and this one cost 48 pesos and super cute niya lang, simple, color pink and ganyan lang siya mga sis. Ayan. Para rin dito sa aking mesa and iba yung sa aking vanity para naman mirror is life. Mirror is life. Para makita ko yung sarili ko, para makita ko yung kagandahan ko. And last thing that I've got mga sis is a tablecloth or which is the waterproof tablecloth. Pero as of now, wala siya sa akin. Nasa baba siya kasi ginagamit na namin siya. Ipapakita ko na lang yung itsura niya. And I got the grid design which is color gray yata yon. And yun, naisipin ko sana kasi ilagay siya sana sa mesa ko or dito sa desk. Yun nga lang, sabi ko doon na lang sa baba, mas kailangan. At ayun, sobrang nakaka-aesthetic din ng feels nun kasi color gray lang siya. Gray and white na grid style. So mga sis, next thing that I've got is this color white na 8 pieces set organizer box tray for drawers. Ako kasi yung drawer ko, mas nagmumukha siyang makalat kapag wala siyang mga separation. So eto kasi, itong gantong style, tatlo siya. Yun nga lang is yung isa nasa office na. Yung ganitong style naman na maliliit is tatlo, yung dalawa nasa office na. Meron siyang dalawang malalaking tray which is in total 8 pieces. Feeling ko mas magagamit ko siya sa aking mga makeups na ma-separate para naman hindi maghalo-halo. And kung naiisip niyo yung naiisip ko, feeling ko mas magiging maayos yung itsura ng drawer. Hindi siya magmumukhang makalat kapag may mga organizers kayong ganito. So by the way, I got it for only 145 pesos for 8 pieces. So, set na siya again, mga sis. And, plastic lang siya, pero sobrang tibay niya. And, mukha naman siya magtatagal. Next thing that I've got, mga sis, is for my office also, or dun para sa work ko. So, bumili ako nitong new sign pen stand. Ayan siya, mga sis. And, as you can see, nasa box pa siya. And, ito yung itsura niya, mga sis. Ayan. Meron lang siyang brand name dito, which is new sign. Ayan. And, pure white lang siya, mga sis. And, meron lang siyang rubber dito para hindi siya mag-slide ng mabilis. So, meron lang siyang dalawang compartment ba tawag dyan. Isang malaki and then isang slim part. So, para naman organize pa din tayo kahit papano. Kasi gusto ko na talaga mag-organize. Feeling ko nagiging matured na talaga ako sa mga organizing stops. Wow! So, again mga sis, I got this sa shop ng Nusign mismo, yung merong Shopee Mall. And this one is, I got it for only 89 pesos. Yung original price nito mga sis is 399. And nakuha ko lang siya ng 89 pesos. So, sobrang laki ng discount na nakuha ko. And buti na lang mga sis, last stock na rin tong color white. So, next thing that I've got, same shop pa rin to mga sis, is a calculator. Yes po, bumili ako ng calculator. And guess what? Kung anong color? Tinatanong pa ba yan? Tenant. So, I got the color white again. Meron lang siyang parang cream sa gilid na kulay. Pero, color white siya. Ayan siya mga sis. Feeling ko kapag gagamitin ko to, napaka-financial expert ko na. Magkocompute ako ng mga aking nagastos sa aking puro Shopee. Sobrang ganda din ng kanyang keyboard. Para siyang keyboard sa laptop or yeah, keyboard sa laptop. So mga sis, for this calculator is I got it for only 249 pesos and as you can see, sobrang minimalist, super nakaka-aesthetic and ayan. So far, so good yung mga nakukuha ko. Wala namang defect or wala namang kinember look. And mga sis, meron pa akong mga orders na hindi dumadating which is sasabihin ko na lang sa inyo. I got a mga hair ties, tapos headband, and yung clip para sa hair ko. And ayun, ipapakita ko na lang dito sa screen para ma-imagine nyo rin yung sinasabi ko. And also, meron pa akong binili na wala rin dito, which is lagayan sana siya ng aking mga ball pens. Pero since hindi naman ako lagi nagdadala ng ball pen, or maski isa lang yung ball pen ko sa bag, so, paglalagyan ko na lang siya ng aking mga toothbrush, toothpaste, and everything, or mga makeup kit, ganyan. And I got it sa, I forgot. Ipa-flash ko na lang dito sa screen mga sis kasi wala siya doon sa aking na-save na screenshot. So, ayan mga sis. And also, bumili din ako sa kanila ng ball pen. Dahil nga, ayun, ball pen is life. Lagi nagkakawalaan ng ball pen. So, ayan, ball pen.
ball fan lang man. Also mga sis, i-share ko na rin pala sa inyo na bumili ako ulit ng aking panibagong case. And this case is cost 99 pesos. So yung original price niya kasi is 199, pero nabili ko na lang siya for 99 pesos. So ito yung itsura ng isa mga sis, and this one is yung isa. Hindi siya pure white mga sis, para siyang gray something, pero mukha siyang white kasi na nakikita nyo, pero hindi siya white, gray daw to. Ayan, gray daw yan mga sis. And this one is a pastel pink or sand pink ang tawag. So ito yung itsura niya mga sis, and yung sa likod niya is gamusa yata ang tawag dito. Hindi siya makaka-harm or makakagasgas sa likod ng cellphone. So ayan mga sis, I got it for only 99 pesos each. So bumili na ako ng dalawa. Yun nga lang, medyo natagalan yung ship. So ayan, ito yung parang mga imitate din sa Power Mac, kung hindi ako nagkakamali. Parang ganito yung itsura ng mga tinin sa Power Mac, pero nagkakahalaga ng 3,000 pesos, 2,000 pesos. Pero this one is 99 pesos. 99 pesos lang mga sis. So ilalagay ko sa description box kung gusto nyo rin mag-order nito. And this case is for iPhone 11 pala mga sis. Pumili na ako ng mga extra tempered glass kasi nga para just in case na mabasag, magasgas or whatsoever yung phone ko, is meron na akong reserva. So ito yung itsura niya mga sis. Full tempered lang siya mga sis. And sobrang mura ko lang din to nabili. Ayan siya mga sis. I think 20 plus ko lang siya nabili, if I'm not mistaken. So mga sis, I think that's it for my video, and I hope you enjoyed this kind of video. So if you do, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell for more updates and for more upcoming videos. So thank you guys for watching. See you on my next video, or see you around. Till next time, bye!